Bukas ipagdiriwang ang World Pneumonia Day at upang magbigay ng impormasyon tungkol dito, ating makakasama ang isang pulmonologist at president ng Philippine College of Physicians Northwestern Luzon Chapter. Please welcome Dr. Ellen Marie Manzano. Masantos siya kabusan, Doc, and of course, welcome to Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga, Harold. Thank you very much for inviting me here. Maraming salamat. Doc, di ba, you are a pulmonologist at bilang isang espesyalista po, Doc, ano po ang focus ng inyong specialization para alam po ng ating mga kapuso kung kanino dapat kukonsulta kapag sila ay meron pong pneumonia? Ako ay isang pulmonologist. Ang specialist ako ay lahat ng sakit sa baga at internal medicine. Yan. Sige, Doc. Fact check po tayo. Ano po ba ang pneumonia at ano po yung sanhi at maaaring kahinatnan ng pneumonia? Kasi personally, I'm very interested with the topic. I heard na meron po talagang risk ang pagkakaroon ng pneumonia. Pwede niyo ba kaming i-walk through tungkol sa pneumonia, Doc? Oo, tama ka dyan, Harold. Ang pneumonia, isang sakit na laman ng baga o yung tinatawag na lower respiratory tract infection. Okay. Ngayon, ang risk factor nito, pwedeng magkaroon ng pneumonia kung tayo na immunocompetent, ibig sabihin maganda ang ating immune system, pero kung bumaba ang ating resistensya, may risk tayong magkaroon ng pneumonia. Okay. Ang mga tao din na pwedeng magkaroon ng pneumonia o yung mga talagang may risk factors ay yung mga naninigarilyo, yung mga may sakit sa atay, sakit sa kidney, sakit sa liver, ibang sakit sa baga, yung mga may asthma at yung mga may COPD. Kung ito naman, Harold, ay hindi naagapan, ang pwedeng mangyari, yung infection, pwedeng kumalat sa dugo o yung tinatawag na sepsis. Pwede din itong kumalat sa ibang bahagi ng katawan. Oo. At ang hindi natin inaasahan o ayaw nating mangyari, pwede itong magdulot ng pagkamatay. Doc, gusto ko lang tanungin din further, ano po yung age group na pinaka-vulnerable sa pneumonia? Well, ang pinaka-vulnerable sa pneumonia ay yung mga age group ng 60 years old and above. Okay. O yung sinasabi natin senior citizen. Mm-mm. O yung mga elderly natin. Yun ang mga vulnerable sa pneumonia. Pero Doc, sa inyong experience sa field na ito, meron din bang mga tinatamaan ng mga middle-aged people, mga younger individuals? And whenever a younger individual experiences pneumonia, ano po yung usual na sanhi? Meron din mga younger people na ng pneumonia. Usually, sila nga yung sinasabi ko na biglang bumaba yung resistensya. Okay. Pwedeng sa stress, hindi kumakain ng tamang pagkain. Okay. O yun naman yung mga may ibang sinasabi namin comorbidities o yung mga may ibang sakit na pwedeng mag-cause. Oh, yes. Na pwedeng mag-cause ng pagbaba ng kanyang resistensya. Pero Doc, for early detection and prevention, ano po ba ang mga sintomas ng mga taong mayroong pneumonia? Usually, ang taong magkakaroon o nakaka-feel ng pulmonya, usually, ma-feel nila na parang nanghihina sila, kaya walang ganang kumain. Minsan naman, akala nila, sumasakit lang ang kanilang lalamunan. Tapos, nagkakaroon na ng ubo. Yung ubo, pwedeng may plema, pwedeng wala. Minsan naman, nagkakaroon din sila ng lagnat. Minsan, mostly, mas lalo na pag elderly, wala silang lagnat. So, usually, minsan sabi nila, wala lang ito. Pero yung pala, meron ng makikita sa x-ray nila. Pag na-x-ray sila, meron na silang pulmonya. Doc, ito, tanong ng mga kapuso natin. Meron po bang lunas ang pneumonia? Paano po bang gamutan sa ganitong karamdaman, Doc? Siyempre, merong lunas ang pulmonya at kailangan nang maagapan agad. Mm-mm. Usually, ang binibigay natin para sa may mga pulmonya na bibigay tayo ng antibiotics o kaya meron ng mga kadagdagang mucolytic. At saka, siyempre, ang pinaka-importante, makakain ng tamang pagkain at saka yung mga siyang pagkain. Yun ang pinaka-importante pag nagpapagaling tayo at ginagamot ang pulmonya. I'm sure talagang nakakatulong ang ating session ngayong umaga na to sa ating mga kapusong nakatutok, lalong-lalo yung merong mga risk for pneumonia. Lastly, Doc,
Ngayon po ang pagkakataon para paalalahanan ng ating mga kapuso para maiwasan at magamot ang pneumonia. Thank you. Alam niyo, madaling iwasan ang pneumonia. Ang pinakamahalaga ay yung kumain kayo ng masustansyang pagkain at aalagaan ang sarili. Ang antibiotic, hindi ano yan, hindi kaagad binibigay o tinitake kapag nakaramdam ka lang ng kaunting upo at ang mga pinanggalunan. Mm-hmm. Siyempre, ang pinakamahalaga din ay yung ating oobserbahan yung minimum protocol, minimum uh-huh. health protocol, uh-huh. yung common ngayon, yung mask, face shield, paghuhugas ng kamay ng sabon at tubig o kung wala naman yung alcohol. So yun ang lagi nating gagawin. Doc, maraming salamat po sa very enriching session with us this morning. At syempre, saludo kami sa inyong lahat. Maraming salamat, Harold. Thank you. Diyan lang po kayo mga kapusong. Babalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV.